Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo ng ating araling sa Mother Tongue. Aralin 7, pagbibigay ng iba pang pamagat sa mga aktang pampanitikan o tekstong nagbibigay ng kaalaman. Sa pagbibigay ng pamagat sa mga aktang binasa, alamin muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ay nagbibigay ideya sa pagbibigay ng angkop na pamagat. Ang pangunahing diwa ang pinakabuod ng pangyayari sa binasa. Ang paksang pangungusap ang pinagtutuunan ng mga detalye upang mabuo ang pangunahing diwa. Kinagamit ang malaking titik sa mahalagang salita sa pamagat sa talata o kwento. Ang unang salita sa pamagat ay sinasimulan din sa malaking titik. Gawain. Piliin ang angkop na pamagat sa mga pagpipilian na kasunod ng bawat talata. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang nyog o Cocos nucifera ay may karaniwang taas na 6 na metro o higit pa. Natatangi sa lahat ng puno ang nyog sapagkat bawat bahagi nito ay maaari ring sangkap sa paggawa ng sabon, shampoo at iba pa. Piliin sa mga titik ang angkop na pamagat ng binasa. Ang kawanihan ng rentas internas o Bureau of Internal Revenue ay ang sangay ng pamahalaan na namamahala sa pangongolekta ng buwis ng mga mamamayang may hanap buhay. Bawat manggagawang Pilipino ay may tungkuling magbayad ng kaukulang buwis. Ang buwis na ibinabayad ang siyang ginagamit na pondo ng pamahalaan sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa. Tandaan, sa pagbibigay ng pamagat ng isang talata, alamin mo muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ay nagbibigay ng ideya sa pagpili ng pamagat. Ginagamit ang malaking letra sa mahalagang salita sa pamagat ng talata o kwento. Ang unang salita sa pamagat ay sinisimulan din sa malaking titik. Pag-alam sa mga natutuhan. Panuto. Basahin at isulat ang angkop na pamagat nito sa patlang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. May binasang kwento si Luisa na tungkol sa asong nagpapakita ng pagmamahal sa amo nang ito ay ibinuwis ang buhay upang masagip ang isang batang babae sa rumaragasang motor. Natanggal ang itaas na bahagi ng nguso ng aso. Ang akala nila ay namatay na si Kabang, pangalan ng aso. Dahil hindi na ito nagpakita, subalit makalipas ang ilang linggo, umuwi ito sa bahay. Nabalitaan ng isang veterinaryo ang nangyari kay Kabang at nagboluntaryong dalhin siya sa Amerika upang ipagamot. Nagtagumpay ito at naging mas malambing at masiyahin si Kabang sa kabila ng kawalan ng nguso. Tunay nga ang aso ay matalik na kaibigan ng aso. Ngayon, isulat ang angkop na pamagat sa ibaba. Pangwakas na pagsusulit. Panuto. Basahin natin at bigyan ng angkop na pamagat. 1. Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang kamay na tulad ng binordahan at nililok. Tunay nga ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Isulat sa baba ang pamagat. Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino ay ang kapistahan. Ang bawat lugar sa ating bansa ay may kapistahang ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa kanilang patron. Isa pang kilalang tradisyon natin ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao para sa isang gawain. May mga kababayan pa rin tayong sumusunod sa ganitong tradisyon lalo na sa mga lalawigan.
Ano ang pamagat ng teksto? Sila Pulapo ang unang bayaning Pilipino. Nang matuklasan ni Magellan ang Pilipinas, gusto niyang kilalanin ng mga katutubo ang hari ng Espanya. Tinutulan ito nila Pulapo at naganap ang digmaan sa pagitan ng mga Kastila at katutubo kung saan tinalo nila Pulapo si Magellan at naging sanhi ng pagkasawi nito sa laban. Ano ang pamagat? Ang pamilyang Pilipino ay isang napakahalagang institusyon. Sa gitna ng maraming suliranin, dapat umiral ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan upang lalong tumibay ang pagsasamahan ng isa't isa. Anumang problema ang dumating, kailangan mapanatiling buo at matatag ang pamilya. Bukod dito, biyaya ng Diyos ang ating pamilya, kaya't patuloy mong ingatan. Ano ang pamagat? Isa sa mga katangiang maipagmamalaki nating mga Pilipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga panauhin. Kapag ang isang pamilya ay may inaasahang panauhin, bawat isa ay abala sa paghahanda. Sila ay naglilinis at nag-aayos ng kabahayan. Nagluluto ang pamilya ng masarap na pagkain at naghahanda ng maraming prutas at inumin. Pinagkakaabalahan din nila kung ano ang may pauuwing pasalubong ng panauhin. Ano kaya ang pamagat ng teksto?